Natawa ako doon. What? What? Ibabalik si Bantag? Oy, mga Bantag fanatics, hindi po ako Bantag ah. Baka akala nyo, porkit ganun ang title ko, kaya nga, what? Ibalik daw si Bantag sa New Bilibid Prison, sa Bureau of Corrections. Kasi, alam nyo, kaya ako po tinapik ito, mga tol. Meron po tayong mga nababasa ng mga komento ng mga Bantag fanatics na sinasabi po nila, ibalik si Bantag sa Bureau of Corrections para hindi po nangyayari itong nakalipas na balita na napanood po natin. Kasi ang latest na balita, nagkaroon po ng pagkawala ng isang persons deprived of liberty. At ayon sa nakuha po nating information, ito po ay ipinaalam kay Congressman Erwin Tulfo. Kaya nagkaroon po ng pag-iimbestiga ang pamunuan po ng Bureau of Correction, New Bilibid Prison. At makatapos po ang almost 2 weeks, nakita nga po ito pong PDL na nasa loob po ng septic tank. At ito pong BDL, pagkakita po dito, decapitated po ito, pugot na ang ulo. Ngayon, ang sinasabi po ng ating Secretary of Justice Remulla ay sketchy pa ang investigations. Hindi daw po ito alam kung ito ba ay nangyari sa panahon po ni Gregorio Katapang, ang bagong Director General ng Bureau of Corrections. Kasi may mga informations daw na ito pa ay dati ng mga nangyayari. Ibig sabihin, kung dati ng mga nangyayari, eh panahon pa ng mga previous admin dyan po sa Bureau of Corrections, eh kalakaran na po yan. Ang punto naman nitong mga Bantag fanatics, sinasabi po nila, kasi mahina daw po itong si Gregorio Katapang. Oy, mga Bantag fanatics, kung mahina si Gregorio Katapang, anong tawag ninyo sa idolo ninyo? Tanong ko sa inyo yan, anong tawag ninyo sa idolo ninyo, mga Bantag fanatics? Kasi sa panahon ni Gregorio Katapang, ayon sa ulat, merong namatay, hindi bababa sa 2. Ano, kasi may mga iimbestigahan pa daw dahil sabi ni Congressman Erwin Tulfo, marami daw. But definitely, hindi po daan-daan. E sa panahon ni Bantag, daan-daan ang namatay. Diyan po sa New Bilibid Prison. Kung mahina si Katapang dahil merong 2 namatay at 9 na injured, eh grabing hina pala nung Gerald Bantag nyo. Tapos ngayon, yan ang magiging pamantayan ninyo para sabihing ibalik si Bantag sa Bureau of Corrections. Nakakalimot yata kayo na si Gerald Bantag ang itinuturo na nagpapatay kay Percy Lapid at may kinakaharap na kaso sa kasalukuyan. Si Gerald Bantag nyo nagtatago sa kasalukuyan dahil sa kasong murder na may kaparusahang reklusyon perpetua kapag napatunayan. Sabi ng mga Bantag fanatics, wala daw po siyang kasalanan. Mahina daw po ang ebidensya. E bakit nagtatago si Gerald Bantag? Kung sinasabi nila na bias itong Department of Justice, paanong magiging bias ang korte naman on the other hand? Kasi korte ang didinig sa kaso nitong si Gerald Bantag eh. Hindi naman ang Department of Justice. Ang Department of Justice ang magpo-prosecute. Kaya ine-expect natin na yan talaga ay laban kay Gerald Bantag. Pero korte ang lilitis sa kanya, hindi po Department of Justice. Kaya kung ang paniniwala ninyo, mga Bantag fanatics, walang kasalanan, mahina ang ebidensya laban dito kay Gerald Bantag, eh dapat mag-surface na itong si Gerald Bantag, sumuko sa ating mga otoridad, harapin ang kanyang kaso at patunayan na wala siyang kasalanan. Oh anyway, at sabihin sa korte na wala siyang kasalanan kasi ang magpapatunay ng may kasalanan siya, hindi naman si Gerald Bantag eh, kundi ang prosecution. Ang burden of proof at pagpapatunay ay nakalagak sa ating prosecution. Bakit sila matatakot? Di ba? Lagi nilang sinasabi, pati yung mga abogadong kumakampi dito kaya Gerald Bantag, mahina ang ebidensya, puro hearsay. Definitely walang mangyayari dyan. Eh bakit nagtatago si Gerald Bantag hanggang sa ngayon? Meron na ngang patong ang ulo niya. 2 milyong piso para kay Gerald Bantag at 1 milyong piso para dito kay Ricardo Zulueta. Pareha silang itinuturo na mastermind sa pagpatay
kay Percy Lapid noong October 3, 2022, kung saan pauwi sa bahay mula sa kanyang broadcasting activity itong si Percy Lapid ay tinambangan ng mga personalidad sa katauhan nitong sina Joel Escorial at Dimakulangan siblings at isang alias Orlando na hindi pa natin nakikilala hanggang sa kasalukuyan. O, umamin ang mga nabanggit na gunman na ang nag-utos sa kanila ay nasa loob po ng New Bilibid Prison na si Villamor, no? Si June Villamor. Itong si June Villamor, nagkaroon po ito ng pag-message sa kanyang kapatid na maaaring merong mangyaring hindi maganda sa kanya anumang oras dahil nga po na vulgar na sa harapan ng publiko. Kaya naman noong October 18, hapon, makatapos ang press conference ng PNP, eh napatay itong si June Villamor doon sa loob ng New Bilibid Prison. At ang itinuro ng mga pumatay sa kanya, walang iba kung hindi ang nag-utos daw sa kanila, ang dalawa, si Ricardo Sulweta at saka si Gerald Bantag. Ngayon, sinasabi nila, mahina ang mga ebidensya na yan, particular yung mga testimonya ng mga persons deprived of liberty. Eh harapin ang kaso! Bakit kayo matatakot kung mahina ang kaso? Di ba? Eh wala eh. Hanggang sa ngayon, hindi malaman kung nasaan si Gerald Bantag. Tinatago ba siya ng mga kilalang tao? Hindi natin alam. Kasi hindi naman makapagtatago yan kung walang tumutulong at kumakanlong sa kanya. Hindi naman ganun kayaman si Gerald Bantag, maliban na lamang kung nung panahon niya bilang Director General ng Bureau of Corrections, eh talagang nagkamal siya ng pera diyan sa Bureau of Corrections. Sinasabi, ganun daw, pero wala naman tayong ebidensya tungkol doon, kaya hindi naman natin pwedeng husgahan si Gerald Bantag sa pagkakataong iyon na siya ay corrupt at mayaman na sa kasalukuyan. Pero tayo ay naniniwala sa investigasyon na isinagawa ng ating mga otoridad, particular ng ating National Bureau of Investigations, na sinasabi nila itong si Gerald Bantag during his stint, during sa panahon ng kanyang panunungkulan diyan sa Bureau of Corrections, siya talaga ay gumawa ng mga hindi kanais-nais na bagay. Ayon sa ating National Bureau of Investigations, nagtayo itong si Gerald Bantag ng isang criminal organizations sa loob ng NBP. Hindi nang galing sa akin yan. Kaya kayong mga Gerald Bantag fanatics, huwag kayong magalit sa akin kung inire-relay ko lamang sa harapan ng publiko ang sinasabi po ng NBI. Going back sa pinag-uusapan natin, dapat bang ibalik itong si Gerald Bantag? Bakit ibabalik? Talaga kayo? Napaka-panatiko nyo din eh, no? Ako, panatiko ako ni Pangulong Bongbong Marcos, pero sa tama lamang ako. Pagka gumawa ng mali si Pangulong Bongbong Marcos, babaklas ako ng suporta sa kanya. Pero hindi ako naniniwalang gagawa siya ng mali kasi ang nakikita ko ay Pangulong Bongbong Marcos, gagawin niya kung ano ang tama at dapat para sa bawat Pilipino, para sa bansa. Ninanais niya na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino, mapaunlad ng bansa, para ang mga susunod na henerasyon, eh maging maayos na po ang mga buhay. Pero si Gerald Bantag, babalik? Paano pa babalikin ng isang taong nagtatago, hindi kayang harapin ang mga kaso na isinampas sa kanya sa hukuman? Pwede pa kung sakasakali na humarap si Gerald Bantag at eventually mapawalang sala. Di ibig sabihin, wala siyang kasalanan. O pwede nyo pang sabihin na dapat makabalik si Gerald Bantag kasi wala siyang kasalanan at nagawa niya kung ano yung mga dapat niyang gawin sa Bureau of Corrections. Pero sa kasalukuyan, hindi ganun ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, si Gerald Bantag nagtatago sa batas. At sabi nga, flight is an indication of guilt. Ang nagtatago, ang umiiwas sa batas, ay senyales ng isang guilting tao. O, saan ba siya guilty? Kung sakasakali man, sa pagpatay, ano ang kaparusahan sa pagpatay? Reklusyon perpetua, 20 taon at isang araw hanggang 40 taon without the possibility of parole. Ibig sabihin, the most na pwede niyang iserve sa ating umiiral na
penalty under the law is 40 years. O kung ilang taon na siya ngayon, baka nasa 50 plus na si Gerald Bantag, di makakalabas siya, 90 years old. O kaya siguro naiisip niya, aba, baka makonvict ako, hindi ako susuko kasi 90 years old, pataas na ako bago pa makalabas dito sa New Bilibid Prison. At ang malaking kinakatakot marahil nitong si Gerald Bantag, katulad nung sinabi niya kay Anthony Taberna nung na-interview siya nito, eh baka katayin siya sa loob ng New Bilibid Prison. Kasi bakit? Eh maaari kasing sa sobrang dami ng mga hindi magagandang ginawa niya dyan sa loob ng New Bilibid Prison nung siya ay nanunungkulan pa, eh baka gawin din sa kanya. Naalala ko tuloy yung isang pulis na pumatay ng mag-inang Gregorio sa May Nueva Ecija. Naalala niyo yon, December 2021 yata yon. Hindi, December 2020. Nangyari yung pamamaril ng pulis dahil sa away sa lupa. Nag-init ang ulo ng pulis kasi sabi nung nanay nung isa sa napatay niya, I don't care, ek, kumanta ng ganon doon sa harapan ng pulis. Tapos natabig pa yung anak ng pulis na bata. Kaya nagdilim marahil ang kanyang paningin at binunot ang baril at pinutukan na makailang beses yung mag-ina, patay. After almost a year, nakunbik iyon for murder. Then after almost a year, namatay. Sinasabi, inatake na lang daw po sa puso. Pero ang sinasabi ng ilang mga bubuwid, hindi raw po namatay itong si, nakalimutan ko na yung, si Las Canas yata. Hindi, basta, hindi ko na ma-recall ngayon yung pangalan ng pulis eh. Makalipas ang almost a year, ano, ilang buwan doon sa pagkakakulong niya sa loob ng New Bilibid Prison, natagpo ang wala ng buhay yung pulis. Ang sabi ng mga bubuwit, hindi daw po yun namatay. Ang sabi ng mga bubuwit, sinupot daw po iyon, pinatay. Hindi lang natin alam kung totoo o hindi. Oh, panahon yun ni Gerald Bantag. At napakarami pang mga inamin mismo ni Gerald Bantag na sa kanyang pamumuno, sabi niya, hindi lang yan 300, nasa 500 plus ang mga namatay dyan. Inamin yun, nanggaling mismo yon sa bibig ni Gerald Bantag. Parang tuwang-tuwa pa siya. Ngayon, isang patunay yon na kung ang basihan ninyo, mga namatay sa loob ng New Bilibid Prison at mahina si Katapa ngayon, saksakan pala ng hina itong si Gerald Bantag. Kasi mas madami na matay sa kanyang pamumuno. O talaga kayo, hindi kayo nag-iisip mga Bantag fanatics, ano? Yung hinahangaan ninyo, ngayon nagtatago na sa batas. Kawawa naman yung pamilya ng biktima hanggang sa kasalukuyan. Hinihingi ang hustisya para sa kanila. Pero yung taong kanilang inaakusahan na dapat humaharap ngayon sa husgado, eh nagtatago. Hindi natin alam kung saan nagtatago. Eh baka naman may makapanood sa atin at alam nyo kung saan nagtatago. Meron kayong 2 milyong piso para sa impormasyon na maglilid sa arrest nitong si Bantag. 1 million pesos naman sa mga impormasyon na maglilid sa pagkaka-aresto nitong si Ricardo Zulueta. O isip-isip kayo, ano, ang pagiging panatiko, okay lang yan, basta nasa tama. Pero panatiko kayo ni Bantag, humaharap sa kaso, gusto nyo pang pabalikin dyan sa Bureau of Corrections? Eh, ano nang tawag sa inyo? BTS na talaga yan. Yung nasa gitna, titanga. Kasi hindi na tama yun. Ang tama, sa ngayon, kung talagang walang kasalanan si Bantag, eh maglabas siya sa publiko, isuko niya ang kanyang sarili sa batas, at harapin ang kanyang kaso. Magagaling ang kanyang mga abogado, di ba? Sabi ng kanyang abogado na si Attorney Rocky ba yun? Nakakalimutan ko na tuloy yung mga pangalan. Eh, mahina ang ebidensya laban kay Gerald Bantag. Eh, bakit nagtatago yung kliyente niya? O, di ba? Ganun lang yun, mga tol. Kaya, kayong mga Bantag fanatics, tigilan nyo nga kami porket appointed ng Pangulong Bongbong Marcos si Director General Gregorio Katapang. Eh, mahina na ito. Sasabihin nyo, katulad ng Pangulong Bongbong Marcos na mahina. Di rin kayo nag-iisip ng tama, ano? Kaya tuloy sa huli, bumabalik sa inyo yung mga sinasabi nyo eh. Talaga kayo.